Ano nga ba ang pagkakaiba ng co-maker o co-borrower sa guarantor? Let me explain. Share this sa mga kaibigan niyang may planong umutang. Attorney Chell, humingi tulong kaibigan ko sa uutangin niya daw. Guarantor daw. Kapag ganun ba, pwede akong singilin sa utang niya? Ano pong diferensya nun sa sinasabing co-maker o co-borrower? May malaking diferensya ang guarantor ng utang sa co-maker o co-borrower. Ang guarantor pwede lang obligahin magbayad sa utang pagkatapos habulin at sinilin ang mismong ng utang at talagang wala ng pera o property ang umutang na pwedeng sumagot para rito. Ang pananagutan ng guarantor ay subsidiary lamang. Hindi niya utang yon. Sinisiguro niya lang na makakabayad ang mismong umutang. Iba naman ang co-maker o co-borrower na karaniwang salitang ginagamit para sa surety. Ang pananagutan ng co-maker o co-borrower ay joint o solidary at parang utang na rin nila ito. Ibig sabihin, pwede silang singilin kahit hindi pa hinahabol ang mismong ng utang at kahit na may pambayad naman ito. Mas matindi ang obligation ng co-maker o co-borrower compared sa guarantor. Pero sa parehong sitwasyon ay sumasang-ayon na tila bang maging insurance para sa kaibigan niyang umuutang at pwedeng sa kalaunan ay obligahin bayaran ang utang niya. Kaya bago pumayag, intindihin muna kung ano yung ating pinapasok na kasunduan. Follow for more legal explanations.